Magandang araw sa ating lahat. Ako po muli si Ruel Mendoza Tanyo, isang real estate agent. May isang kliyente na nagtatanong sa akin or nagpapa-advise sa akin kung ano ba daw ang dapat niyang malaman bago siya kumuha ng house and lot or condo or mag-invest ng real estate properties. Nang sa gayon, hindi naman siya magsisisi sa uli. E di ako, hindi ako nagdadalawang isip sa pagsagot ng kanyang katanungan at magbibigay ako ng mga advices, lalong-lalo na na ikaw na nanonood ngayon na gusto mong mag-invest ng house and lot and need mo ng mga advices, need mo ng mga information na kailangan mong i-adapt or kailangan mong malaman nang sa gayon, hindi ka na magsisisi at meron ka na talagang idea when you have the gut to invest real estate properties. Okay, but before tayo magsimula sa ating vlog for today's video, huwag kalimutan na i-like ang video na ito, mag-comment ka if ang video ko na ito ay nakakatulong ba sa pag- avail mo ng house and lot at saka kung may makita ka diyang bell button o scroll mo pababa may makikita ka diyang pulang subscribe at saka i-bell button mo na para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. For today's video ay ibibigay ko na sa inyo ang mga dapat nyong malaman before kayo mag-avail ng house and lot. At huwag mong kalimutan na samahan ako hanggang sa dulo. Huwag kang lalayo ha. Dito lang tayo pag-uusapan natin to. Kasi alam ko in the near future mag-i-invest ka ng house and lot na sa gayon may makikita ka sa iyong pinagpaguran. Okay? Una-una, dapat alamin natin ang status ng ating kukunin na unit. May tinatawag kasi tayong pre-selling, ongoing construction at saka constructed na nabahay. So ano yan? Ano yan sir? Ano yung tatlo na yan? Enlighten us. Okay, I will enlighten you. Unang-una, ang pre-selling, ang makikita mo pa lang dyan ay yung land area. Kung gaano kalapad, gaano kaganda ang mga ang area na yun, yun talaga ang makikita mo. So masasabi mo, ano ba ang advantages kapag land area pa lang or pre-selling? So advantages ng pre-selling is you can avail that in the lower price pa lang kasi bagong launch pa lang at saka yung mga best spot na gusto mong kunin like gusto ko dito kasi malapit lang. So makukuha mo yun. Okay. Pangalawa, ongoing construction. So dito naman sa type ng status ng kinukuha nating unit, ang ongoing construction, meaning po ay mayroon ng mga materials for constructing the houses. At saka may makikita ka ng binibuild na mga houses. O dyan, may makita ka ng mga nakatayo na, pero hindi pa lahat. Okay? Pangatlo naman is mayroong constructed na house. So meaning to say, wala nang fully constructed na yung bahay. Oo, yun ang tatlong status ng mga kukunin mo na unit. Huwag mong kalimutan yun. Baka pagtanong mo sa agent mo, oo ka lang lahat. Wag. So, you can ask that three things para naman hindi ka maging mang-mang for today's video. Okay. Pangalawa is yung turnover. Kasi, mostly, kapag mag-site tripping, minsan sa site tripping, pinupunta kayo sa area kung saan may makikita kayong house model kung ipapakita sa inyo yung constructed na house. And mostly, ang pinapakita ng mga agents is yung model houses. Eh, sa model houses, may kumpletong design na kasi yan. May kumpleto na ng mga gamit. So, baka ang mga agents na nag-expect na yun talaga ang i-turn over. So, kailangan mo pong malaman kung ano talaga yung i-turn over sa'yo. Bare unit ba? Naka-partition ba? Naka-tiles ba? Nang sa gayon, hindi kayo mag-expect. Kasi minsan, palagi nilang kayo nag-i-expect eh. Diba? Huwag kayong mag-expect. Alamin nyo kung ano yung talaga yung matuturn over sa inyo para hindi masakit yung mararanasan nyo kapag, ay, nag-expect lang ako dito na ganito ang may bibigay sa akin pero hindi pala. So, huwag. Too much expectation will kill you. Charot. So, pangatlo is yung itsura ng kukunin nyo na house and lot. Kasi yung iba, umuoo lang, makita lang yung loob ng bahay, umuoo na talaga. No, kailangan mo talagang malaman ang itsura ng iyong i-invest. Kasi may apat na mga
may apat na mga hitsura ang mga houses. Una-una ay row house. Ang row house ay isa yung maliit na unit, ngunit marami sila. Okay? Maliit siya, ngunit marami. Parang dikit-dikit siya kumbaga. So, pangalawa is yung townhouse. Yung townhouse ay may up and down. Pangatlo is yung bungalow na detached. May isa detached, may kasama siyang isa. At yung, detached, wala siyang kasama. Ang attached, meron siyang kasama. So, ang attached, dalawa lang sila. Or nakadepende sa mga developer. At saka yung nakadetach, wala talaga siyang kasama. Okay. Four pala. Pang-apat is ang location sa unit. Huwag mo namang ito ang kukunin mo ba ay corner lot, kukunin mo ba ay inner unit. So, dapat mo yung malaman. Kukunin mo ba ay malapit sa clubhouse, kukunin mo ba ay malapit sa gate, kukunin mo ba ay kung saan ka gusto, facing. Mostly kasi mga client facing west, facing east, marami sila mga gustong ganyan kasi mayroon sila mga paniniwala na kung saan ay it's their option, it's their choice to really find the best spot for their future house. Huy, wag maging English for today's video. Okay, pang lima, bakit palagi nila akong pang-apat? Pang-lima is the requirements. Kasi alamin mo kung ano yung requirements ng OFW, if you are locally employed, self-employed, may business, may jowa o wala. Charot. Yun, dapat mong malaman ang mga requirements na dapat mong ipasa nang sa gayon, ma-perfect mo lahat ng requirements. Okay? Eto, napaka-critical at saka dapat mo itong malaman is yung financing. Kasi ang mga developer, nag-o-offer yan sila ng mga financing. Example, Pag-IBIG financing, in-house financing, and bank financing. So, alamin mo kung anong financing ang meron sa pinagkukunan mo ng house and lot o pinag-availan mo ng house and lot. Okay, medyo pawis na pawis tayo for today's video kasi sobrang init. Tapos, buti na lang ay gumana ang ating ginamit na pampaganda. Okay. So, alamin mo magkano yung reservation fee, kung bank ang gamitin, kapag bank financing, magkano yung reservation fee, kapag pag-ibig financing, magkano yung reservation fee, kapag in-house financing, dapat mo yung malaman. Kasi it's your right to know everything para naman kung mag-invest ka talaga, you are fully loaded with the knowledge that you need to. Yes, kailangan mo yung malaman. Kasi mostly, yung mga maraming nag-PPM sa akin na ganito-ganyan daw, ganito-ganyan. Yung nag-expect siya, tapos yung agent naman, pinaasa siya. And hindi ko gustong paasahin kayo. Gusto kong tulungan kayo nang sa gayon, hindi na kayo magsisi pa at na may idea na talaga kayo at kailangan nyo i-share ang video na to sa mga friends nyo na gusto talaga mag-invest. Wait lang. Oo. Gusto mag-invest kasi for them to have knowledge and para hindi sila maging lutang kapag sila ay mag-invest ng house and lot. Ito pa, yung fee. So, kapag yung kinukuha mo na house and lot is may free ba yung move-in fee? May bayad ba yung move-in fee? Yung water installation, ang developer na ba ang magbabayad ng installation at saka electricity installation or ikaw pa? Ayun, dapat mo yung malaman at saka ang mga age, ang mga clients ay nagugulat kasi sabi nila, bakit sir may may add na processing fee at saka bank charges? Ano ba yun? So, yun, you can ask that sa developer para naman ma-enlighten ka bakit ganito. Kasi yung iba, yung bank charges at yung processing fee, sinama na nila sa contract price ng unit. Pero yung iba, hindi nila sinama. Kasi may iba't ibang strategy or may iba't ibang terms and condition ang ating mga developers. So, dapat mo yung malaman. And you are going to put that in your mind for today's video. Okay? So, next is, magtatanong ka kung ang unit mo na to o ang subdivision na to ay pwede kang mag-business, gawin mong commercial, and anything you want to do and anything you want to apply or everything you want to implement or your house and lot. Hoy! House and lot ay pwede ba?
Kasi yung iba, may ibang subdivision na hindi talaga pwedeng mag-business ka doon. May ibang subdivision naman na pwede kang mag-business doon. O, alamin mo yan, baka maglagay-lagay ka ng mga bagay-bagay dyan pero hindi pala pwede. Okay, for this video, dapat mo yung malaman. Dapat mong, kung magtanong ka sa mga agent, sa mga legit na agent kagaya ko, hoy, ayan. Kailangan mo talagang alamin ang mga bagay na dapat mong malaman. Okay? So, ito, next thing natin. Kailangan malaman natin ang do's and don'ts. Oh, kasi mga kliyente, ang daming alam eh. So, gusto nila na ang row house nila, gawin nilang townhouse. Ayun, ipa-upgrade nila. What I mean, mag-construct sila ng kanila lamang. So, alamin natin kung pwede ba no, hindi. Ilang perimeter ba ng fences ang pwede. Ayun, dapat mo yung malaman. Baka gawa-gawa ka ng ano, ng plan na pataasin mo yung row house mo. Pero, bawal pala kasi yung ibang subdivision, they need some uniformity of the units because it's their right, because they are the owner of that subdivision, and you are going to follow the rules and regulation for you not to able to violate their violation. Ha? Charos. Kailangan mo ding malaman kung mode of payment. Ano ba, tuloy-tuloy ba ako magbayad pagkatapos ng down payment or hindi, magpo-post muna? Ano ba yung dapat kong gawin? Alamin mo din, ito, dapat mo tong malaman for today's video. Okay, dapat mong laman, kapag madelay ka sa pagbayad, may penalty ba? Alamin mo kung ilang months ba, makancel ba yung unit, refundable ba yung ibabayad namin? Ayun, alamin mo yun lahat for today's video kasi nang sa gayon, hindi ka magsisisi sa huli. Kasi I don't want you to be sisi on the huli. Charis! So, kailangan mo yung malaman kasi I know na may maraming mga kliyente na ang nagrereklamo sa ganyang modus or sa ganyang mga platform ng yung una ba na hindi pa rin talaga alam o yung mga kliyenteng baguhan pa lang pero wala silang idea kung tama ba yung sinasabi nila o hindi, and you must know and make sure kapag mag-invest kayo, you are fully loaded with the knowledge that you've been needing or kailangan mo para nang sa gayon mag-invest ka nang ready ka na talaga, Areko. Ready ka na talaga at wala ka nang hahanapin pang mga information because you know na. Kasi para hindi ka ma-scam, kailangan mo yung balikan. So unang-una alamin mo kung ano ang status ng kinukuha mo na unit. It is pre-selling, ongoing construction or constructed na bahay. So sa turnover, alamin mo kung bare unit, may partition ba o wala. So sa itsura, alamin mo kung ito ay row house, townhouse, bungalow, attached or detached. At saka alamin mo kung anong saan location ka kukuha, corner ba, inner unit ba, and on. At pagkatapos nan, ang requirements. Hoy! May ano tayo for today's video. And saka yung financing, alamin mo kung ito ay bank, pag-ibig, at saka in-house. At saka kailan ka magbabayad. Basta ganun, lahat alamin mo. And that would be all. Thank you!